May aberya sa elevator na nangyari po dito sa Makati City sa gusali ng Philippine Bank of Communications o PBCOM sa Ayala Avenue. At narito po ngayon sa Makati ang News TV Quick Response Team para po sa updates. 14 ang dinala sa mga ospital matapos masaktan o mahilo dahil sa aksidente sa elevator. Base sa investigasyon ng pulisya, pasado alas 10 kagabi, 28 tao ang sumakay sa service elevator sa 52nd floor ng PBCOM Tower. Mga empleyado sila ng call center doon. Sumakay sila kahit nag-alarm daw ang elevator na overloaded ito. Wala rin daw operator sa elevator noon. Maayos pa ang galaw ng elevator pababa. Pero pagdating sa 47th floor, paiba-iba na raw ang bilis nito at pahinto-hinto. Nang tumigil sa 12th floor, bumulusok na ito pababa sa ground floor. Sabi ng pulisya, posibleng may kapabayaan ng pamunuan ng PBCOM Tower dahil wala ang operator ng service elevator. At dahil hindi talaga para sa mga pasahero ang elevator, posibleng hindi nito nakayanan ang bigat ng mga sumakay. Ayon naman sa PBCOM, sa 30th floor, nagsimulang bumulusok ang overloaded elevator. Iyan daw ang dahilan kaya na-trigger ang emergency brake system nito. Sa bilang naman ng PBCOM, 32 ang sakay ng elevator at 21 sa kanila ang nasaktan. Sagot na raw nila ang gasto sa ospital ng mga biktima. Ang PBCOM Tower ang isa sa pinakamataas na gusali sa buong Pilipinas. Malaking ginhawa ang hatid ng elevator lalo na sa mga nagtatrabaho o papunta sa mataas na palapag ng gusali. Ano nga ba ang mga dapat tandaan sa pagsakay at pagbaba sa elevator? Narito po ang QR Tips! Bago sumakay sa elevator, dapat alam na ng pasahero kung aakyat ba siya o bababa. Bigyan daan ng pasaherong lalabas bago sumakay. Kapag puno na ang elevator, maghintay na lang ng kasunod at huwag pigilan ang pagsara ng pinto nito. Huwag mag-elevator kung may sunog, maghagda na lang. Habang nasa elevator, tumayo malapit sa elevator wall. Humawak sa handrail kung meron sa loob. Tutukan ang floor levels o kung saang palapag na ang elevator. Kung hindi magbukas ang pinto ng elevator, pindutin ang door open button. Sa pagpasok at paglabas ng elevator hanggat maaari, huwag humarang sa bukana. Ilayo roon ang anumang bitbit. Kung may kasamang bata o alagang hayop, hawakan silang maigi. Kung kailangang nakabukas ang pinto ng matagal, pindutin at i-hold ang door open button. Maaari ring magpatulong sa iba na pindutin ito. At sakaling hindi pantay ang elevator at sahig sa labas, maingat na humakbang papasok o palabas. Kaugnay po ng insidente niyan, makapiling natin live ang hepe ng Makati City Police, si Police Senior Superintendent Rogelio Simon. Colonel Simon, magandang hapon. Yes. Welcome sa QRT. Unang-una, sir, latest po dito sa update ng nangyaring insidente niyan kagabi. Yes, nakipag-ugnayan naman itong pamunuan ng ating itong PBCOM sa atin. At kasama nga itong investigator natin, pinadala ko dito sa PBCOM kanina. At meron na silang mga bagong dating na mga technical investigators, itong may-ari ng kumpanya ng elevator mismo. Colonel, oh yes, yes. Go ahead, sir. At sabi ko nga, at kailangan munang malaman natin to kung anong naging dahilan. Nang sa ganun, mabuo namin yung pag-iimbestiga kasi yung technical part ito, medyo mahirap ito kasi hindi namin masyadong forte itong pag-iimbestiga pagdating sa mga technical part na ganito. Colonel Simon, established po ba na overloaded talaga yung elevator na bumulusok po? Yes, talagang overloaded. Okay. Sobra yung capacity ng mga tao doon. At the same time, yung elevator na yun ay talaga hindi sadyang para doon sa mga passengers. Uh-huh. Dahil ito ay service elevator nga ito. Uh-huh. At dapat, ang SOP dito, doon, ayon doon sa pag-iimbestiga natin, is kailangan merong itong operator lagi. Uh-huh. At hindi pwedeng gamitin ng kung sino-sino. Okay. Kung binabanggit nyo na service elevator, yung maximum capacity, Colonel Simon, ilan po? Yes, hindi namin nakuha yung weight capacity kung ano yung ito. Ang importante kasi dito ay hindi pwedeng gamitin ng passengers. At ang pwede lang gumamit ito ay yung operator at siya lang mismo din ang pipindot dun sa mga buttons din sa loob ng elevator. Paglilinaw rin, Colonel Simon, dahil ayon sa report kagabi, tumanggi ang mga pamunuan ng PBCOM Tower sa pamamagitan ng lokal ng personnel na magpaimbestiga. Pero ngayon, nagbago na ba ang ihip ng hangin? Yes, napakausapan namin sila dahil wala naman kami ibang intention dito kundi tulungan din sila. Sa ganun, may iwasan yung mga ganitong aberya sa susunod. Kamusta po ang lagay ng mga pasyente natin? Yes, meron tayong isang naiwan dito sa Makati Med na kung saan nagkaroon ng fracture yung kanyang boat na knees, yung kanyang tuhod. Siya na lang yung aming inaabangan at minomonitor dun sa mga biktima.
yung huwag iba ay nakalabas na sa Madrid? Yes, karamihan lahat sa kanila nakalabas na. Oh, eh, paliwanag nyo lang, Colonel Simon, ayon sa inyong initial na pagsisiyasat. Bumulusok, ibig sabihin, para sa pelikula, nahulog ko ito dire-diretso mula ko sa napakataas na palapag. Yes, gusto kong linawin eh, no, oh, yung nanggaling ito sa, for, sa 52nd story at pumasok nga sila, overloaded sila, pinilit pa rin nilang sumakay at binindot nila. Nagsara naman daw, pero nag-alarm na nga ito, itong elevator. At nung medyo pababa na, normal pa rin yung speed hanggang pababa. So pag umabot ng, nung umabot daw, kasi ito, accordingly dun sa mga isang, sa mga pasahero na nakausap natin itong mga isa dun sa sumakay. At sabi niya, nung dumating yung sa 47 stories, medyo nag-abnormal na daw yung speed pababa ng elevator. At pag bubulusok konti, tapos hihinto, bubulusok konti, siguro during that time, na-activate na yung kanyang emergency brake system. Opo. Kung saan medyo nagloko na, talagang nabibigatan na siya at hindi na kaya ng brake system. Kaya medyo pabago-bago yung speed niya pababa. Hanggang doon nung dumating dito sa may sa amin, ang report sa amin is 12th floor, bumulusok na dire-diretso sa baba. Pero wala siyang impact. Kumbaga may may ano lang talaga. Kasi kung merong impact, sigurado meron din baka may nangyaring masama doon sa atin. Kumana ho yung brake system, kaya ho hindi lumagpak ang tuluyan. Colonel Simon, ang building official po ba ng ating Makati City Hall ay nakipag-ugnayan na rin sa inyo para ho sa investigasyon? Yes, meron kami initial na feedback sa amin. No, dahil ang sabi nga si kanila is magkakandak nga daw sila ng mga inspection patungkol dito. Ang sa amin naman, it is a welcome move sa ng ating local government ito. Nang sa ganun, hindi na natin, maiwasan natin yung mga susunod na pangyaring ganito dito sa Makati. Sa coordination nyo, sir, dito sa building official ng Makati City Hall, regular po bang na-inspect itong elevator na ito? Particular, yung nasa PBCom Tower. Itong sa PBCom Tower, hindi ko lang alam kung, kung ano yung frequency ng inspection. Kasi ang alam ko, minimum of once a year ang inspection. Pero ang sabi ng management ng PBCom is meron silang technical group na talaga nag-inspect regularly dito sa elevator na ito. Doon po sa mga naging biktima, yung financial assistance ho sa pagpagamot, sino ho sumagot? Yes, the management of the PBCom ay ang talagang nag 100% sila lahat ang gumastos sa kinausap itong mga naging biktima nila, at ang sabi nila sa amin ay sila na bahala sa lahat. Sa amin nung mga karanasan sa mga nakalipas na coverages, kalintulad dyan sa mga elevator accident na yan, humaharap po yung kinatawan ng elevator company rin. Nakipag-usap na rin po ba yung elevator company? Yes, yung mismong brand ng elevator. Yes. Na sila rin yung nagme-maintain yung kanyang safetyness at saka yung worthiness ng elevator. Sa amin, nakipag-ugnayan na at na-identify na namin kung sino yung mga dapat aming kakausapin. At siya rin yung mismong magbibigay ng technical inspection report sa amin nang maging part ng aming investigation. Pang ilang beses na, Colonel Simon, mangyaring elevator accident po sa inyong area of responsibility? Dito sa tour of duty ko, this is the first time na nagkaroon ng pangyayaring ganito. May mukahi po ba kayo sa Makati City Hall tungkol sa pag-inspect nitong mga elevator sa naglalaki ang mga gusali ho dito sa inyo? Parte ng trabaho nila yon, hindi yun na namin siguro pwede pakipakialaman. Yes. Ang sa amin nilang is yung sa safety ng ating mga sumasakay. Yung advice na lang natin sa kanila na syempre, pag ito ay talagang for service elevators lang at hindi pwedeng pang passengers, ay huwag na tayo maging matigas ang ulo at huwag nang gamitin talaga naman. Meron ba nagpamalas na magsampa ng demanda o reklamo? Kinakausap namin itong mga pasyente, itong 28 na ito, na itong 28 na passengers na ito, at kinakausap namin isa-isa at tinitingnan namin kung meron talaga nang magfa-file. Pero in-assure naman tayo ng PBCom management na sasagutin nila lahat kung ano man ang mangyari. Baka meron doon kayong tips sa ating mga kababayan tungkol dyan sa pagsakay ng mga elevator. May QR tips na kami kanina. Baka meron kayong dagdag. Ganun lang naman kasi yung safetyness ng bawat isa ay yun ang pinaka-importante. No? Kung sinabing talagang hindi bawal dito, at araw-araw natin ginagawa ito, wag na po tayo maging matigas ang ulo. Sundin na lang po natin. Nang sa ganun, hindi tayo mapapahamak. Mga kapuso, ang hepe ng Makati City Police, si Police Senior Superintendent Rogelio Simon. Colonel, maraming salamat. Magandang hapon. Happy weekend.